Isang masayang araw po. Ito ang ating 10 huling dumalaga na magkakasama. At marami na po ang nakastahan ni Bobby sa kanila. Pero, sorry po, hindi si Bobby, si Third. Ayan po si Third. Hintayin ko na po ang hanggang katapusan bago ko siya ialisin dito para ay katapusan po ng September. Bago ko siya alisin dito at isama kay Kay. So, yan po ang ating native boar, si 3D. At ito po ang kanyang mga kasama. Ito pong super lapad na ito ay isa sa apat nating QB cross Berkshire. At ito pa po ang isang kasama niya. Sila pong dalawa yung mule foot. Ito pong isa rito na manipis ang buhok ay QB cross Berkshire din. At yun po yung isa sa dulo ng pakainan. So yung pong anim na natitira doon ay mga Pampanga native na produce natin dito sa 4A Animal Farm. Ito pong si Third ay native boar din na produce natin dito sa 4A Animal Farm. Ito pong apat at si Third lamang ang nagpapahawak. Yun pong anim, kahit na nakikitang nahawakan yung kanilang mga kasamahan, ay hindi po nagpapahimas pa rin. So yan po ang ating plano rito na hanggang end of September, dito po si Third, at first week po ng October, itatawid natin siya doon sa kabila para po si Kay naman ang kanyang bantayan. So pasyal po tayo doon kay Kay. Tignan din natin yung ating dalawang dumalaga sa kabilang area na QB cross Berkshire din po ang mga yon. Ito po yung ating dalawang bagong dumalaga na QB cross Berkshire. Ihiniwalay na po natin sila dun sa kanilang kasamang dalawang buluganin para nga po hindi madisgrasya ang ating mga alaga. Kasi po, magpo-4 months na po ang mga ito. Baka po maglandi at makastahan ng ating mga buluganin ay magkakapatid po ang mga ito. Ito pong dalawang babae at yung dalawang kinuha nating buluganin ay full blood brother-sister po. Full blood relatives po sila. Kaya hindi natin matitake ang chance na makastahan. Meron naman po tayong mga buluganin na sarili nating produce, kaya po malakas ang loob kong kunin kahit na magkakapatid. So yan po ang kanilang area. Palipat-lipat po, kaya niliitan namin para mas madaling galawin. Total naman po, palipat-lipat ang area. Hindi po mabubugbog ang isang lugar tulad niyan sa kanilang pinaglalagyan. So sila po ang kapalit ni Kay na grass cutter natin dito sa rabbit tree. At si Kay po, itinawid na rin namin ng kulungan. Mas malaki at mas maginhawa po itong pinaglagyan ko sa kanya ngayon dahil yung dati niya pong pwesto ay katabi ng gate. Na concern lang po ako na baka dahil may mga bumibisita ay magkaroon po ng contamination doon at magkasakit po si Kay. Kaya linipat ko siya dito sa sulok ng farm na hindi po masyadong accessible. So ito po ang kanyang bagong area ngayon.
dito rin natin dadalhin si Third pag natapos niya na po ang kanyang mission doon sa ating breeding pen sa may Sampaloc. At dito po natin pakakastahan si Kay. Pag po nakastahan si Kay, ilalabas ko na si Bobby at yung ating dalawang dumalaga ay siyang ipapasok ko dito by the end of October naman. Sa by that time po ay 6 months old na yung ating mga dumalaga, pero patatandain ko pa po pag 8 to 10 months na at saka ko pa lang po sila gagamitin para po makasigurado tayo na physically mature at physiologically mature na rin po ang kanilang katawan at ready na po silang mag-alaga ng kanilang mga magiging biik. Okay? So ayan po si Kay. Silip naman po tayo sa ating consolidated pen. Ito naman po ang ating consolidated pen. Nakaipon po dito sa may silong ng akasya ang karamihan sa ating mga alaga. 21 pa rin po ang ating mga inahin dito sa ating pinaglipatan ng consolidated pen. So yan po ang kanilang area. Roughly po ay nasa mga 1,200 square meters ang areang ito. Maliit po ng kaunti compared dun sa kanilang pinanggalingan na roughly po ay 1,500. O yan po, halos sa nahawanan na nila ang kanilang area. At ganun pa rin po ang sistema namin ng pagpapakain dito. Nag-aabutan sila ng timba at si Mariano po ang nagtataktak sa mga pakainan. Yun pong ating pakainan ng mga biik ay hindi pa namin nilalagyan. Gawa ng dadalawang inahin pa lang po yung nag-anak at inawat na po natin lahat ang biik dito para po walang kaagaw sa gatas yung ating mga bagong biik. Dalawang inahin po ang umanak. Ang sad news lang po ay may mortality tayo dun sa kanilang mga inianak. May nag-away po yatang inahin na apakan yung dalawang biik. Kaya po yung umanak ng 5 na namatayan ng isa, dadalwa na lang po ang kanyang surviving na biik. At yung isa po ay kumpleto pa naman yung biik niya, umanak po ng 6 yun. Patay po ang isa nung inianak, pero yung 5 po ay buhay pa rin. So dito po ang painuman para hindi masyadong bilad ang kanilang mga batya. Kaya nga lang po, ayan, nag-uumpisa na po silang gumawa ng kanilang mga mud pool. Kahit na po makulimlim ang panahon, ay nagpipilit po silang gumawa ng kanilang mga mud pool para po mas komportable ang kanilang lagay. Yun lang po ang kagandahan, pag pre-range na ganito, mahanap po ng mas komportabling pwesto ang ating mga alaga. At iyan po, kahit na nagtatapon ng tubig, mas tipid pa rin tayo sa tubig kaysa naman po sa lilinisin natin yung concrete flooring at pinaliliguan pa po natin yung ating mga alaga. Yan po, himbing na himbing sa kanyang pagkakahiga ang ating resident boar, si Mr. Mario. Sarap na sarap sa tulog, pagod na pagod sa walang ginagawa. Buntis na po lahat ang ating mga inahin dito, kaya wala na pong trabaho si Mario. Yun pong dalawang umanak ay 1 month pa uli bago siya sasamparon. Mr. Mario? How you, Mario? Pagod? So, ito po yung dalawa naman nating inahin
Nagtatabi po sila. At ayan po ang kanilang mga biik. Wala po yung may guhit ngayon. Magkaibang pattern naman ang ilinabas ng mga biik. Ayun po, may isa. Pero hindi po complete band. Yung isa naman po, nakita niyo tumakbo. Halos marami na yung kanyang puti. So yan po ang natira sa 11 na inianak. Nung nakaraan pong umanak ang mga ito, 10 ang mga naging anak nila. Ngayon po ay mas kakaunti. Hindi ko po alam kung may kinalaman yung init ng panahon noon. Dahil umanak po itong mga ito nung nakaraan, April, nakastahan po sila ng December, January, ang ibig sabihin. Kaya mas malamig po ang panahon noon. Baka po mas conducive sa ovulation ang mas malamig na panahon compared po sa ngayon na summer po nung makastahan ng mga ito dahil umanak po ng April, yung kainitan po ng May, June. Ibig sabihin na kastahan kaya po umanak ng August. Magkahiwalay po silang nagpugad nung nauna. Yan po, kaya binubungan. Doon na umanak yung isa. At dito naman po sa may gitnaan umanak yung isa pa. Kaya po nilagay namin itong lumang roll cage. At dito po namin sila binubungan. Tapos po, after 3 days, nag-start na silang magsama. At hindi na po naghiwalay sa pag-aalaga ng kanilang mga biik. Hanggang sa ngayon nga po ay ganyan. So dito po sila madalas magkuta sa ilalim ng isa pang puno ng akasya rito para po presko ang kanilang kalagayan. Ayun pa po yung isang biik na halos puti ng puti. May mga lalaking spots lang po siya ng itim pero hindi na po band yung puti na kamukha ng mga naging unang anak ni Mario. So yan po ang aking update sa ating mga alaga dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.